There we have it. So sabay-sabay po tayong makiisa sa mga programa at iba't ibang mga gawain. April, ano? So kami naman po sa DA Bureau of Agricultural Research, we will remain committed in bringing you R4D-generated technologies, information, and innovation katulad na lamang po ng ating paksa para sa online seminar series po natin ngayong umaga, which is Safeguarding the Diversity of Banana and Abaca at the National Plant Genetic Resources Laboratory. Para po talakayin at pag-usapan kung ano nga ba ang kagandahan o ano ang bentahe kapag napanatili natin ang pagkakaiba-iba ng mga varieties ng saging at abaka, hayaan po ninyong ipakilala ko ang ating mahusay na resource speaker at R4D partner ngayong umaga. Our resource speaker for today is a university researcher for in National Plant Genetic Resources Laboratory at the University of the Philippines, Los Baños. He finished PhD in horticulture at UPLB back in 2011. His research interest is on the field of crop production, physiology, breeding, and conservation and management of plant genetic resources. He has completed several projects involving the study of food crops, the results of which have been presented in national and international conferences. Aside from this, he is also an author and co-author of several scientific publications. Our resource speaker is also actively involved in collaborative networks and committee memberships both locally and abroad. Internationally, he is a member of the International Advisory Panel for Svalbard, Global Seed Vault, and co-chair of the Documentation Thematic Group of MUSANET. Locally, he has been serving as team leader and member of various committees such as development of the Philippine Banana Industry Roadmap, Philippine National Standards, National Seed Industry Council for Fruit Crops Technical Working Group, Technical Committee Chairman in the Drafting of the Philippine Recommend for Banana of the Picard EOS. He is also currently the head of the NPGRL, which won the UPLB Outstanding Research Team Award back in 2019. Our resource speaker is the recipient of the 2023 Philippine Foods Association Achievement Award in Research for his valuable contribution on conservation and management of roots and nuts genetic resources in the Philippines. So, to our dear participants, let's all welcome our resource speaker, Dr. Laverne S. Gueco. Hello, Dr. Laverne. Good morning po. Hi, good morning, Sir Jello. Ayan, sir. So, the virtual floor po is all yours and let's get the ball rolling po for this topic. Okay, parang nasa dulo ah. Sige na, nasa dulo. So, thank you Sir Jello for the kind introduction and thank you for having me in this show. Good morning. I am here to talk about bananas and abaca. So among the fruits in the Philippines, banana has the highest per capita consumption with more than 30 kilograms per person per year. That was in 2019. So napakaswerte natin sa Pilipinas because we have been blessed with so many varieties of bananas that we can enjoy. You know? Unlike in other countries where they only know one variety, which is the Cavendish. However, some of the varieties that we are currently enjoying now are in danger of being lost, even possibly being gone forever. Abaca, of course, is important for us since it is endemic to the country and it is an important export commodity. So in this presentation, I'll be showing you how diverse our banana and abaca germplasm collections
at the Gene Bank, discuss reasons why some varieties are being lost and some of our conservation efforts and strategies that we are doing at NPGRL. So thank you for showing up, and I hope you'll be staying until the end of the presentation. So let us begin. It is recognized that Southeast Asia is the center of diversity, and Philippines lies within this center of diversity. This is one of the reasons why we have so many different varieties, and we have a wide array of banana, including also abaca. So who we are, please allow me to introduce a little bit about our institute. We are the National Plant Genetic Resources Laboratory. We are situated in the Institute of Plant Breeding in the College of Agriculture and Food Science at UP Los Baños. We have been established in 1976 through Presidential Decree 1046A as a component unit of IPB. And we are the national repository of important and agriculturally useful agricultural crops. So aside from banana and abaca, we are also conserving other crops, almost all crops except rice, because pale rice is already doing that. Now, gaya na nasabi ko kanina, banana ay napaka-importante sa mga Pilipino. We have more than 400,000 hectares devoted to banana and produce more than 9 million metric tons every year. So malaki din, we are among the top exporters of banana. So malaki yung naiko-contribute ng saging sa Pilipinas. And almost sa paglilibot ko sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, halos parang wala pa akong nakitang probinsya na walang saging. So ganun siya kahalaga, and hindi siya, maliban sa pagkain as dessert banana, nakakain din natin siya as steamed, yung dahon niya ginagamit na pambalot ng mga suman, sa kakanin, ginagamit na turon, yung kanyang puso ay ginagamit na panggulay, and others. So napakadaming pwede natin gawin sa saging. And sabi nila, according to Val Mayor in 2002, we have more than 91 distinct varieties of banana in the Philippines. So 47 of these varieties are dessert and 37 are cooking types. So yung 7, dual purpose, ibig sabihin, pwede siyang kainin na as dessert, pwede siyang iluto. Okay, aside from yung mga popular bananas na alam natin, like yung lakatan, saba, latundar, and so on, marami tayong iba-ibang kinoconserve na saging dun sa NPGRL. So kasama dito yung, for example, yung inabanico, ito yung medyo dikit-dikit ang hands, yung tindok, ito yung tinatawag nilang saging na walang puso, murado, yung kulay pula, pitogo, yung medyo parang bilog yung style, senyorita, ginuyod, and pisang siribu, ito yung tinatawag nilang thousand finger banana. So hindi ko na ipipresent lahat kasi baka maubos ang oras natin. Ito yung ibang mga pictures ng mga hinog na piling. Okay, sa abaka naman, tinatawag din siyang Manila hemp, or ang abaka ay endemic sa Pilipinas. So ibig sabihin, dito talaga nag-originate yung abaka. And it is reported na meron daw mahigit 400 varieties ng abaka sa buong Pilipinas. However, only 20 are commercially important varieties. Yung iba, halos paunti-unti lang. Abaca is also recognized as the strongest natural fiber, kaya importante siya sa atin. And
these are just some of the products ng Abaca. By the way, this is in National Abaca Research Center in Baybay, Leyte, where they also have a mandate of conserving Abaca. So they have conservation facilities there in NARC, and also Pilfaida, by the way, is also conserving Abaca. So maraming mga products na de-develop sa Abaca. This includes yung mga bags, yung mga tea bags, yung mga clothings. Minsan ginagamit din siya na ano, na yung sa ating mga paper bill, yung ilang component nung ay Abaca. Meron din mga ano, festival sa Catanduanes na tinatawag nilang Abaca Festival. Usually ginaganap yun every May, and they showcase a lot of different products made of Abaca, and then may mga boat sila minsan, may mga float sila na just to showcase their creativity about Abaca. So ayun yung ipakita, some of the diversity, yung iba-ibang some of the varieties na meron tayo. May mga abuwab, may mga linubluban, inosa, abuwab negro, tagakan. So hindi ko na rin masyadong i-discuss kasi baka kulang yung oras natin. Okay, one of the major activities that we are doing at NPGRL is morphological characterization. So we are trying to describe each variety using a descriptor with 142 characters. So tinitingnan namin isa-isa kung ano yung hitsura ng bunch niya, anong kulay, gaano kataas, and so on. So individually, kinukuha namin yung mga data na yun para ma-compare natin at para ma-differentiate one variety to another. So hindi lang puro prutas ang ini-evaluate namin, ini-evaluate din namin yung mga halaman. Okay, just to give you an idea of how we are doing it, like for example, itong iba-ibang puno na to, iba-ibang saging, yung leaf habit nila, ito ay erect, kita nyo halos patayo, intermediate, ito naman ay drooping. Meron din ano, tinitingnan din namin yung pitchod kadal niya. Kung makikita nyo, yung ibang mga varieties ng saging ay medyo nakasara at yung iba medyo nakabuka. Yung iba in between. Normally, yung mga varieties na may A genome or yung acuminata, mas open yung kanilang ano, pitchod. Like for example, yung mga Lakatan, mga Cavendish, mas open yung kanilang pitchod canal. And yung mga B genome or yung mga Saba, mas close yung kanilang mga pitchol. So, yung mga interspecific hybrids, usually in between yung kanilang ano, pitchol canal. Okay, ito naman ay yung bunch appearance. For example, ito ay lax, compact, at saka very compact. So, ang tinitignan natin dito yung parang spaces in between ng mga piling. So, kung makikita nyo, although yung inabani ko ay dikit-dikit yung hands, yung ano, yung fingers, pero yung pagitan ng mga hands medyo maluwag. So, lax lang yung classification natin dyan. Itong isang variety na to medyo compact. Ito yung nawawala na yung ano. Halos hindi mo na maipasok yung finger. Titignan din natin yung iba-ibang male bud. So kung makikita nyo, may mga variations, may mga pagkakaiba yung isang puso to another. Meron din pagkakaiba yung kulay ng bulaklak, or ito yung male flower. Kung makikita nyo ito, medyo red, beige pink, yellow, and cream. Ito naman yung variations in terms of apex, yung dulo ng ano, dulo ng fruit. So meron tayong mga pointed, merong lengthily pointed, merong blunt type, may bottled neck, at saka merong pabilog or rounded. Transverse section, merong yung pronounced yung kantuhan or pronounced ridges, meron yung konti lang,
sakto lang at meron yung pabilog. Ano, usually yung mga Saba types pronounce yung mga ridges. Ito naman yung sa color ng ripe fruit. Kung makikita nyo, may mga variations din. May mga pula, may yellow, may green. So, yung mga, usually yung mga bungulan type, mas green yung kanilang ripe color. Okay, pulp color. Iba-iba din. So, meron yung medyo puti o medyo cream. Merong madilaw. Meron yung medyo orange type na. So, I think magandang pag-aralan to kasi normally yung yellow color is associated with ano high beta carotene content, so probably this is a good way of improving yung nutrition ano sa atin, so should probably look into varieties which are have higher vitamin A contents. Okay, sa abaka naman meron din tayong mga pagkakaiba. Kung titingnan natin yung pseudostem niya ay iba-iba din. Meron nag-range from medyo mapula to light green na yung kulay. And ito naman yung sa color ng rock internal face. Sa abaka din ito. So kung makikita nyo, magkakaiba din. So meron din mga variations tayo nakikita. Ito naman yung sa mga puso. So ang isa sa mga distinguishing feature nung abaca is yung imbrication ng mga ano nung kanyang mga bracts. So kung makikita nyo halos ang ganda ng pagkakapatong-patong ng ano yung design. Okay? Okay, after we characterize yung mga materials, ang ginagawa natin is we try to assess yung genetic diversity ng collections by using Shannon-Weaver Diversity Index. So, ito yung formula. Hindi ko na masyadong din, ano? So, pagka ginawa natin ito, yung value na makukuha natin is nagre-range from 0 to 1. 0 means walang variations or basically isa lang yung character dun sa particular descriptor na yon. At pag high, yung 1, highest diversity, ibig sabihin more or less evenly distributed yung mga characters to sa particular character na yun. So sa banana, dinivide natin sa both sa quantitative at saka sa qualitative. So ito yung mga highly diverse ay marami. Makikita natin marami sa qualitative, may intermediate at medyo kakaunti yung low. So I think here we have characterize more than 100 varieties dito sa banana, and for abaca, more than 60 varieties. So kung makikita nyo, medyo mataas yung diversity, both sa banana at saka sa abaca, in terms of our germplasm collections. So ito yung ilan sa mga example ng descriptors na matataas or characters na matataas ang diversity, yung mga pseudostem heights, appearance, yung mga rock shape, color, petioles, and so on. So, hindi ko na masyadong isa-isahin. Ito din yung iba. Sa abaka naman, ito naman yung matataas ang diversity. So, I think hindi nakalagay dito, pero meron din mga ano, mga nakita kaming characters na parang walang variability. So, probably later on, after analysis ng both qualitative and quantitative data. So kung makikita nyo, after doing the analysis, na-cluster together yung edible banana. So one of the reason here why we are doing this is to possibly identify some of the duplicates. Baka naman yung iba sa mga collections natin ay pareho lang. So it's possible na ma-detect natin. Then we can also see yung relationship ng one variety to another, kung magkakalapit sila or magkakalayo para sa later on
kung may plano na magkaroon ng mga breeding program, mas makikita yung magandang combinations na pwedeng gawin. Okay, I think medyo marami na rin yung nasabi ko about diversity. Punta tayo siguro doon sa some of the reasons kung bakit nawawala yung mga varieties natin sa Pilipinas. Una is yung land conversion. I think yung population ng Pilipinas is patuloy na lumalaki. Since palaki ng palaki yung ating population, the challenge is saan titira sila. So ang nangyayari, yung mga agricultural lands natin nako-convert into subdivisions, kailangan ng mga tirahan. So yung pressure ngayon sa atin is how can we produce more with less, kasi kailangan ng mas maraming pagkain dahil nga dumadami ang tao, pero umaunti naman yung mga lupang sinasaka natin. So kailangan natin mag-produce ng marami, and unfortunately yung iba sa mga areas na tinatamnan ng mga varieties ng banana or abaca, medyo nawawala na sila dahil nga minsan nagkakaroon ng habitat destruction or nagkakaroon ng kaingin. So, nagkakaroon ng mga clearing. So, nawawala yung ibang mga varieties natin. Of course, yung natural calamities. So, kung makikita natin, yung climate change is real. Kung makikita natin ngayon, we are experiencing record highs in terms of temperature. Masyado nang mainit. Titignan natin yung mapa ng Pilipinas. Halos ang dami ng red, ang dami ng pula. So, ang hirap kasi nagkakaroon na ng drought. So, yung ibang mga varieties, unfortunately, kung hindi sila makasurvive dun sa ganong weather, nahihirapan sila. And also, yung extreme naman, ang dami ding mga bagyo sa atin. So, sa Pilipinas, I think on average, we are being visited by more than 20 typhoons every year. So, malaki ding challenge yun para sa atin. Pests and diseases. Isa sa mga malaking problema ngayon natin sa especially sa Mindanao is yung Fusarium wilt, yung tropical race 4. So, alam natin na yung Cavendish natin medyo delikado. Pero, hindi lang naman yung Cavendish ang naapektuhan ng Fusarium wilt tropical race 4. Kasama na rin dito yung other cultivars, like for example yung lakatan is also very susceptible, including other varieties. Viruses, yung banana bunch it up virus, kung makikita nyo, halos kalat na rin sa Pilipinas. So unfortunately, many of our cultivars are susceptible to the virus, so medyo malaking problema. Yun din, another possible reason kung bakit nawawala yung ibang mga varieties natin is yung ibang mga areas ay napapalitan na ng other crops, aside from banana, pinapalitan na ng ibang or minsan other varieties. So doon pumapasok yung monocropping. So minsan dati-rati yung isang area, particular area ay very diverse yung kanilang mga collections, madami siyang iba-ibang sagi na nakatanim. Tapos minsan pinalitan ng puro, let's say, puro Cavendish or puro So, nagkakaroon ng monoculture. Alam natin na minsan may problema yung monoculture. Like for example, in the late 1970s or 80s, nagkaroon ng problema ang sa Panama, yung Fusarium wilt na race 1. Halos na naubos yung mga Gros Michel variety nila. Kaya nga napalitan ng Cavendish. So, problema ngayon, yung ating Cavendish na susceptible naman sa tropical race 4. So, patuloy na nag-mutate kasi yung mga diseases. So, minsan hindi nakakahabol yung So, these are just some of the reasons why nawawala yung ilan sa mga varieties natin. So, dati-rati, medyo common pa yung ibang varieties. Pero ngayon, medyo marami na doon ang nawawala. Okay.
ano ba yung mga conservation strategies? So ano yung mga pwede natin gawin? Hindi naman pwedeng puro problema lang. Ano? So kailangan mag-isip din tayo ng mga solution para dun sa ating ano. So GRL, since tayo ang mandated din na mag-conserve ng ating mga so, ang one of the best conservation strategies sa banana is field gene bank. Kasi we try to conserve yung clones, so yung mismong halaman, ano, so yung mismong genetic makeup ng particular variety para hindi siya mabago. So, pag nandun lang siya sa field, hindi masyado nababago. Ang problema naman dito sa field gene bank is that yung mga may mga diseases din, may mga sakit na kalat din, na posibleng tumama sa mga collection. Kaya ang ginagawa namin dito, as much as possible, pagka meron talaga makitang sites na may mga sakit, tinatanggal kaagad natin. And aside from pests and diseases, yung challenge sa field gene bank conservation is yung other environmental abiotic stresses. Like for example, yung mga bagyo, mga drought. Pero ang kagandahan naman kasi sa saging, pagka siya ay natumba at nabagyo, nandun pa rin naman yung mga suckers. So, ang mahirap yung mga sakit talaga, yung mga peste at mga insekto. So, luckily, dito sa Dos Baños, wala pa kaming pusarium wilt. Isa siguro sa another major drawback nung field gene bank is yung medyo magastos kasi imagine, i-maintain mo siya throughout the year. So, magastos yung conservation. I think, nung tinitignan ko yung costing ng mga per crop, parang lumalabas na yung banana ang pinakamataas. Isa sa pinakamataas. Okay? So, ganito din ang meron din tayong field gene bank ng abaka naman. Okay. Aside from field gene bank, pwede rin natin ilagay yung ating mga saging or mga abaka dun sa in vitro or dun sa lab. Ano? So meron siyang artificial medium. So ito yung culture medium. So itatanim lang natin siya dyan. Tapos, nakoconserve na siya. So ibig sabihin, itong particular variety na to ay protected. So, kasi naka-aircon pa siya, so hindi niya nakaka-experience ng mga sobrang init or mga bagyo. Hindi rin siya, protected din siya sa mga pests and diseases, like for example, yung mga insekto, yung mga sakit, dahil nga nandun siya sa laboratorio. Ano? However, isa sa mga drawback naman nung sa in vitro conserved material is yung sinasabi nilang ano, somaclonal variations. Dahil nga matagal siyang nandun sa culture medium, minsan naiiba na yung variety. So somaclonal variation can be good, it can also be bad. For conservation, ang purpose natin or ang objective natin is ma-maintain yung genetic makeup niya. So we don't like somaclonal variation. Although in some cases, nagagamit yung somaclonal variety labas na mas better varieties, mas resistant sa sakit or so on. But for conservation purpose, ayaw natin ng ano, somaclonal variations. Okay? Okay. Hindi siya commonly ginagawa pero isang parang pang-balance dun sa dalawa is yung paglalagay sa greenhouse. So, when we put some of our banana varieties in a greenhouse na insect-proof, ibig sabihin, we prevent yung pagpasok ng mga insekto, like for example, yung mga aphids na nag-i-infect
sa mga halaman. So medyo protected sila against viruses. At the same time, hindi sila masyadong affected ng soma clonal variations dahil nga sa lupa lang naman sila nakatanim. Although medyo challenge lang yung pag-maintain dahil minsan sumosobrang taas sila, so kailangan medyo putulin sila every now and then. So just to compare yung tatlong strategies ng conservation strategies ng banana alpaca, yung field gene bank, it's the most ideal sana dahil nga halos walang, hindi nababago yung variety. Unfortunately, yung exposure niya sa pest and disease ay mataas, at yung sa abiotic stress, yung sa mga bagyo tsaka mga drought, nandun yung ano, yung big challenge, you know? And of course mahal yung conservation. Yung sa in vitro naman, although halos protected siya sa diseases, abiotic stress, ang problema is yung soma clonal variation. So somehow ang ginagawa minsan is every now and then kailangan din siyang ilabas from in vitro papunta sa field para at least maano siya, and then balik na lang later on sa in vitro. Yung screen house conservation, by the way, is mas ano siya, medyo protected yung mga halaman sa diseases and viruses, sa mga somehow pati yung sa stress, kasi pwede naman siyang diligan araw-araw, and walang gaanong genetic variation na nangyayari. So this is an alternative conservation strategy. So another siguro ginagawa namin minsan is kasi nga para din to balance yung exposure to diseases and natural calamities and yung genetic variation, is ang ginagawa namin, nagkakaroon kami ng backup, both field gene bank and in vitro, para in case na yung mga nasa field gene bank ay ma-infect ng mga viruses at mamatay, may backup pa tayo sa in vitro para meron pa tayong pwedeng ilabas na mga ng particular variety na nawala at itanim ulit sa field. So in this way, we prevent yung ano, pagkawala ng mga varieties. However, alam naman natin na medyo magastos ito, and if you only have limited funding and support yung conservation ng mga ganito, medyo malaking challenge para sa atin. So backup conservation ang maganda. And another conservation, siguro yung pagbabackup. Alam natin na sa Davao, meron tayong yung sa Bureau of Land Industry sa Davao, under DA, meron din silang mandate to conserve not just yung Philippine collection but Southeast Asian collections ng banana. So we are always in collaborations with BPI. Strong naman yung ating collaboration. So noon, nagkakaroon ng mga duplication ng mga varieties na meron sila na wala sa UPLB, yung meron naman sa UPLB, binaback up dun sa Davao. Kaya lang, alam natin na ang problema ngayon sa Davao is yung mga sakit, like yung mga pusarium. So hopefully sana hindi makarating sa mga field gene bank. Dito naman sa Luzon is yung mga bagyo at saka mga natural calamity. So to balance, maganda na ano, may mga backup para kung meron mang mawala, at least makaiba sila ng location. So yung sa mga strategies na ginagawa natin. And hopefully sana baka mangyari din iyon, kasi nga dati napakadami din ng collection sa NARC tsaka PILFIDA, but yung sa field alam talaga natin na very susceptible kasi sa banana banshee top and abaca banshee top yung abaca natin. So medyo malaking challenge para sa conservation. Okay, another alternative conservation siguro is yung seed conservation. So syempre sa banana, dahil seedless sila, so this is all impossible. Although may mga ibang mga banana, yung mga wild bananas, yung mga butuhan, may mga buto din sila. So yun, pwede din yung i-conserve yung kanilang buto sa mga seed storage facilities, and then pwede din silang itanim later on. So as long as yung mga conditions are right, pwede mo siyang i-conserve for a long period of time.
Okay, siguro halos patapos natin yung aking lecture. Bakit pa natin kailangan i-conserve ang ating mga saging at mga abaka? So we want to make sure that they will be available in the future. Yung mga ini-enjoy natin ngayon, sana ma-enjoy pa rin sila ng mga yung mga anak at saka mga apo natin in the future. So we need to do something para at least maging available din sila. So minsan kasi may mga ano na mahirap siyang i-conserve sa farmer's field. So at least kung na-conserve pa rin dito sa NPGRL, sa UPLB, eventually, baka yung mga farmer ay gusto pa nilang magtanim ng particular variety na yun. So kung may backup sa UPLB, pwede pa natin ibalik yung mga nawalang mga varieties. And then, yung mga varieties na nasa gene bank, probably meron for direct utilization. Probably maka-identify ng mga varieties na kung ano, maganda tong variety na to, mas masarap siya or pwedeng mas matibay sa sakit or pwedeng mas mataas ang vitamin content niya. So probably we can identify kung alin doon ang magaganda and then we can probably start promoting them sa mga farmers field. Siyempre, dito sa NPGRL, sa gene bank, we are conserving not just yung mga magaganda, no, pati yung iba na hindi masyadong maganda, basta kakaiba siya, kuno conserve din natin. Kasi it's possible na yung variety na yun ay hindi maganda, pero baka meron siyang ibang desirable traits. Like for example, hindi siya masarap, pero maganda yung resistance niya sa viruses like BBTV or ABTV. So in the future, pwede natin gamitin yung trait na yun or mailipat natin sa pag-develop ng mga bagong varieties natin. So we can use these genetic resources para mag-breed ng new and better varieties na since yung ating field is continuously evolving. So it's possible na may mga bagong lumabas na mga sakit. So mas maganda, mas marami tayong options and so on. So, syempre, yung mga gamit ng ibang mga varieties, pwede rin natin tingnan. So, aside from yung mga vitamins, probably yung mga nasasayang lang na mga fibers. I was watching the news kahapon, nakita ko yung isang company sa India yata. So, instead of tinatapon lang daw yung kanilang mga debris ng mga saging-saging ay kinonvert nila, nag-innovate sila to develop new products out of it. So, hindi na sayang. So, parang mga ganun. So, mas maganda, mas marami tayong ma-conserve na mga varieties para at least mas marami tayong options. So, lastly, I would like to thank yung Day Bar kasi nagpondo din sila ng ating isa sa mga project natin since 2019 to 2023. So, I think it's that's all and maraming salamat po. All right, thank you so much, Doc Laverne. Ayan, and I am now inviting our viewers and participants. No, let's all give that virtual ano ba, applause, heart reaction to send. Share po pagbabahagi ng magandang resulta po, no, ng kanyang pag-aaral. Hello, Dr. Laverne. Medyo mukhang nagpapala pa ang sharing sa inyo. Can you hear me po, sir? Hello po, yes po. Ayan, so you're back. Okay ka na, sir. Nakainom ka na po ng tubig. Para medyo mahina yata, ano? Ay, ayan. Hello, hello. Check po natin. Hello? Ayan, medyo na may technical problem po siguro on Doc Laverne's end. So meanwhile, I am inviting our participants and viewers, and if you have any questions, since you are, I believe you guys are engaged with Doc Laverne's presentation a while ago, please send your questions sa comment section po natin, and in a while, we'll be accommodating those questions.
Ayan, let's just wait for Doc Laverne to reconnect, you know? And also, siguro let this be, I would like to remind our viewers and participants din, ano, please check your comment section. Yung attendance sheet po natin ay nandiyan. So please fill out so you guys can receive a certificate. And before we end the seminar, we'll also be sending the link for the feedback form. So paki-fill outan. So please check the comment section. Ayan, Doc Laverne is back. Hi, sir. Hi. Can you hear me clear po? Ayan. Okay, sir. Sir, parang end mo po. Parang nawawala po yung ano. Nag-fluctuate yata yung signal. Pero okay na po ngayon, sir. Okay. Kanina, ayan. Nawawala. Sorry. May mga moments lang, sir. Pero very, very short lang naman. Okay. Sir, ready ka na ba? Kasi mukhang marami-rami yung mga tanong, ano? Sobrang na-engaged po natin ang ating mga viewers and participants. And last we check, ang highest po natin na viewers kanina ay around 150. So, galing-galing. Marami po tayong na-engage na mga partners po, ano, kanina. So, let's get the ball rolling na po, ano? We have several questions po. Ayan, so... All right. First question, sir, is wait lang po, ah. Ayan, sir. So with this diversity po na pag-aralan natin, ano, with the known and not so known varieties, both for banana and abaca. What specific varieties ba ng banana, sir? Yung sa tingin mo po, ano, with the results of your study, yung tingin mo mas kailangan pang explore kasi possibly ganito yung characteristic niya, although hindi pa rin talaga siya yata clearly part ng study, sir, ano. Pero simply by knowing, ano, siguro you're very much familiar with these varieties. Ano pa sa tingin mo, sir, yung mga specific varieties na baka mas kailangan pang explore ng ating mga farmers eh kasi baka may potential siya both for market and industries. Doc Laverne? Oh, okay. Actually, madaming mga potential na mga varieties. Ano? So, siguro ang isa ay yung sa mga saba, for example, yung mundo. Merong particular variety na mundo na sa parting Davao. Napakasarap nung lasa niya eh, and maganda yung kulay niya, possibly mataas din yung kanyang nutritional content. Unfortunately, medyo maliliit yung bunga at saka low yielding, so medyo yun yung nagiging problema. So probably we can develop some of these varieties na pwedeng ano. And then also there are other varieties, like for example, di ba, yung Japan, for example, yung gusto nilang mga saging ay yung medyo maliliit. Possibly yung mga senyorita natin, yung mga in our label na mga maliliit. Baka may potential sila. We just need to select siguro, kasi may mga variations. We just have to select kung alin yung pinakamaganda. And then yun yung possibly i-develop natin para yun yung pwedeng ibigay sa mga farmers. Another, siguro may potential is yung, halimbawa, yung mga morado, yung mga kulay pula. Kasi yung mga pula, di ba, minsan parang swerte yun para doon sa ibang mga cultures like yung mga Chinese or others. Baka may possibility na pwede natin i-explore yung mga ganun. So, yun po. Yun yung mga ilan sa mga possible. Ano. So, another one, possibly yung tindok. Yung tindok, alam natin yung saging na wala siyang puso. Pero kung titignan niyo yung kanyang, ang laki ng bunga. Ano, kung minsan, pagkakakaunti yung bunga, umaabot ng gabraso yung laki. So, possible din na ma-take advantage natin. Siguro, not just for the purpose ng
pangkain or pang-cooking, pwede rin other purpose, like for example, yung other products like yung starch or makapag-develop tayo ng other products out of it. Ayan, thank you so much, Doc Laverne. Ano? Kasi baka naman yung mga farmers natin, ano, di ba, parang baka may mga ganitong varieties na kasi nga sinabi mo, sir, no, baka endemic ito, sir, no, tama po ba? Sa Philippines, most of these varieties po. So baka natubo na ito sa kanilang mga plantation and ini-ignore nila and not knowing marami na may po, mga... Ayan, kasi we got to interview rin yung mga banana farmers at ang lagi siyempre, hindi rin natin sila masisi. Ang pinipili nila lagi yung kilala na ng mga consumers. So, with this diversity, ano, with the study that you have conducted, sir, ang maganda doon nga, yun nga, marireveal natin yung potential qualities pa ng ibang mga varieties and they can be made available. And right now, we have 145 ano po, viewers and I believe with this 100, around 189. Eh marami rin po tayong mga co-researchers dyan, ano? So panawagan din ito, ano, sa mga gusto pang mag-conduct ng research. Maybe they can explore these varieties para matulungan din natin yung farmers in the long run, ano? So thank you, sir. Let's now have the second question, sir. Ayan. This question is from Conrado Bidaswa. What is the co-host in maintaining the field gene bank, Dr. Laverne? Magandang tanong po yan. Ano? Kaso, ang hirap magbigay ng figures kasi una-una, kami, yung aming salary ay sa government. To give you a ballpark figure, sa international, ano, sinasabi nila na pagka yung sa banana, for conservation purpose, sa field gene bank, it would cost around 600 per accession per year. So kung meron kang 100 accession, that is around $60,000. Ano? So medyo magastos kasi yung conservation sa ano, sa field gene bank. Yun ay kung ibibigay mo lahat ng ideal conditions, like for example, yung talagang well-managed yung area, malinis talaga, at saka ano, unfortunately, minsan, sa atin, sa maintenance natin, we just make do kung ano talaga yung kaya natin. Kaya yun, ano. Pero yun nga, in terms of conservation, maintaining field gene bank, ang costing nila sa international, ano, is $600 per accession per year. Okay, yun ay sa field you, gene bank pa lang, iba pa yung sa in vitro. Ayan, thank you, sir. Now, let's have the third question. Ayan, this question is from Maria Leslie Baensha. Siguro this is sa screenhouse conservation, ano? Need po ba daw ng grow light, sir? Baka po sa in vitro, ano? I think hindi naman vitro. Kailangan kasi para ang ginagamit lang namin, I think, yung ordinary fluorescent light, parang ganun. So i-confirm ko rin sa aming ano, sa aming tissue culture expert, pero yun ang pagkakaalam ko. Okay, another question po is, thank you, sir. Ayan. Ayan, still from Sir Conrado Bidaswa. How many years in vitro will take to have a problem of semi-clonal variation? Dr. Laverne. Siguro ano, soma-clonal variations, ano, yun yung medyo nababago. Medyo mahirap sagutin kasi una-una, different varieties ay iba-iba yung response, ano. May mga varieties na mas madaling magkaroon ng mutation or soma clonal variations, may mga varieties na hindi. I think meron silang ginawang studies sa International Musa Transit Center sa ITC, yung sa Belgium, yung may pinakamalaking collections ng in vitro. Tinry nila yung mga collections na conserve na more than 10 years.
Yung iba, wala pang gaano sa monoclonal variations. Yung iba, meron na. And also, in terms of some monoclonal variations, nowadays, meron na mga dinidevelop na mga protocols, like may mga media na ginagamit sila na para ma-reduce yung ano, yung some monoclonal variations, para minimal na yung variations na mangyari. So, yun yung mga ginagawa nila, some of the things they're doing. So, yung sagot sa tanong nyo is, depende sa variety. So, mayroong mga variety na mas prone sa some clonal variations, may mga varieties na ano, it takes a lot of years. So, kailangan ng mas maraming research tungkol dito. Siguro what we can do is to yung tanim ng sabay, yung nasa field, tapos magpasok ng ilan sa in. Hello, Doc Laverne? Mukhang na-disconnect po ulit si Doc Laverne, ano? Sorry. Na-disconnect. Hi, sir. Baka hindi kita kaya po ng internet, ah. At least kaya po ng powers mo yung mga tanong, sir. Sige po, go on, sir. Ah, hindi ko pa po ba na sagot? Parang nag-catch up here toward the end of your, ano, of your answer. Okay. Siguro yung gist na lang, sir, in case, kasi malamang naumpisahan naman nila, sir, yung sagot mo po. Oh, so yun, ano lang, depende sa variety. Parang medyo choppy yung internet. Siguro, yung iba sa mga tanong, request ko na lang na padala na lang sa akin, and then baka sagutin ko na lang siya ng ano, ng separately. Kasi hindi ko alam bakit kakaproblema tayo sa internet. Ayan, no? Medyo ano nga po, medyo naglalag na po at this point. So, sa ating po mga viewers and participants, ano, so you heard Doc Laverne's invitation. Anyway, napakita po natin kanina yung contact details po ni Doc Laverne. So, you can just send your queries via email, ano. And yeah, you can also stay connected through the Bureau of Agricultural Research. You can send your comments, your queries there. So we might be able to help you po. Okay. So there, thank you so much, Doc Laverne. Hello, sir. Nako, mukhang nagkakaproblema talaga ang ating internet connection. Hi, sir. Ayan, sir, you're back. Hello po. Okay, so while waiting for Doc Laverne to reconnect ano, sa ating pong platform, so please check the comment section po. Ano yung... Ayan. Hi, sir. Ayan, yan so, po. Okay na po ba? Ayan, sir. Apo. Clear naman po ang audio. Ayan, so proceed na po tayo sa awarding of certificate. Ito po ay... to express our gratitude po, sir, sa inyo pong pagpapa-unlock sa aming invitasyon for really sharing your expertise, more than just your time, ano, for sharing your expertise and your passion and love for research for development para matulungan ang inyong co-researchers, ano, and eventually, and in the long run, ng ating pong farmers and fisher folk in general. So, we'll be awarding the Certificate of Appreciation to our brilliant resource speaker. So let us first flash the certificate on the screen. I also would like to invite our viewers and participants. So
meet natin yung mga reactions natin dyan, yung applause, heart reaction, like reaction, to express our gratitude naman sa ating napakahusay na resources people. So let's now, ayan, award the Certificate of Appreciation. So allow me to read the citation. The Bureau of Agricultural Research awards the Certificate of Appreciation to Laverne S. Gueco, PhD, for sharing his invaluable knowledge during the BAR Online Seminar Series titled Safeguarding the Diversity of Banana and Abaca at the National Plant Genetic Resources Laboratory, held today, 18th of April 2022, via StreamYard and DA BAR official Facebook page. The event today virtually, 18th of April, signed by our dear director, Dr. Janelle D. Soriano. Hello. So, we'll be handing you these certificates, sir, kapag napadpad po kami dyan somewhere sa UPLB on our activities. Ayan, sir, before we formally end, sir, would you like to convey and number one to your co-researchers? Kasi napakarami po nung ideas na posibleng magbunga dun po sa inyong study. And then, any inspirational message then para sa ating mga farmers ko, specifically banana and abaca farmer. Doc Laverne? Yeah. Hi. Unang-una siguro gusto kong mag-apologize sa mga ano sa connection sa internet which you humina. Ano? Anyway, in terms of message sa aking mga co-researchers siguro, I think in terms of ano kasi, sabi, meron akong isang napakinggan dati na ano na nag-message, sabi niya yung impact daw, kung gusto natin magkaroon ng yung daw impact, yung unang letter daw niya is I. Tapos, yung last is A. So, dapat, we have to do action. Kailangan natin gumawa ng ating action para magkaroon tayo ng impact. So, dapat, minsan kasi, instead of tinitignan natin yung mga mali or mga problema, tingnan natin kung ano yung mga solutions na pwede natin gawin para at least ma-address natin yung problem. So, no. And then, kung titignan natin yung impact, in between ng I at saka A, yung I, yung P. Yung P is probably could be short for partner. So, yung partner, one of the key para magkaroon tayo ng impact. Dito sa ating ginagawa is dapat may collaborations tayo. So, kailangan tulong-tulong tayo kasi may mga bagay na hindi natin kayang gawin, may mga bagay na nagawa na pala ng iba, para hindi na natin uulitin, magtulungan na lang. So, mag-collaborate tayo. At the end of the day, tayo naman lahat ang makikinabang pagka yung ating Pilipinas ay umunlad. Siguro, we are always open for collaborations naman. We at IPB-UPLB, message lang kayo para makapag-collaborate tayo, makatulong tayo. We can help one another. Sa mga farmers siguro natin, tsaka mga ating ano, sana, yung mga ibang mga nagtatanim ng mga iba-ibang varieties, mas maganda ano, maganda pa rin yung ano. Although monoculture is maganda, pero maganda pa rin magtanim tayo ng iba-ibang varieties doon sa ating lugar para mas diversified yung ating ano. Kasi pagka kasi monoculture minsan, pagka tumama yung sakit, nagkataon na susceptible yung variety na yun, ang bilis ng pagkalat, ang bilis ma-wipe out. Samantalang pagka mas diverse yung ating mga collections, at least kahit pa paano, may pumipigil. So, yung diversified field is more resilient. Mas pwede tayo makapag-adapt to changing climates. Sana, patuloy natin itanim yung ating mga native varieties at sana hindi sila mawala kasi kayamanan natin ang mga to at wala naman ibang magsasalip sa mga to kung hindi tayo. And eventually, baka din mas mapakinabangan din natin sila in the future. Ayan, thank you so much, Doc Laverne. Very, very clear na let's collaborate. Ano?
mga researchers in the research for development community at ganun din sa ating mga farmers, ano. So yun nga, pag nagtulong-tulong tayo ay there will be a better day, no? In general, not just for the farming community. Maraming salamat po, Doc Laverne. Now, in connection, and since we are we have this upcoming celebration po ng National Innovation Day, let me also take this chance to invite our partners, okay, all around the country na sa darating pong Hunyo, we will be conducting the second National Agriculture and Fisheries Technology Exhibition. So, samahan po ninyo kami and paki-follow po yung DA Bar FB page for announcement, for activities po na pwede po ninyong lahukan, no, in connection to the second NAFTE. And for this year po, ito po ay gaganapin sa Cagayan de Oro. Ayan. So, bibisitahin at mas mapapalapit po tayo sa mga R4D partners natin dyan sa Mindanao. And of course, through this particular avenue, ano, in connection to innovation, so dito po makikita nyo yung mga outputs, ano, yung mga technologies, yung mga innovation na naging bunga po ng partnership ng iba't ibang implementing agency, and of course, the DA Bureau of Agricultural Research. So once again, maraming salamat po, Doc Laverne. Palakpakan po natin, Doc Laverne. Please hit that applause icon there, the heart reaction, the like reaction. And to those who are asking the copy of the presentation, don't worry, you can rewatch this video. This will still be available sa page po ng DA Bureau of Agricultural Research. Fortunately, medyo doon po tayo naglag sa Q&A, pero yung presentation naman ni Sir kanina is really clear, was really clear. So you can revisit or rewatch the presentation. Dr. Byrne, maraming salamat po. Thank you so much. Thank you, Sir Jello, for having me. Yes po, God bless you. And sa lahat po ng ating viewers and participants, maraming salamat po for joining us for this particular episode or sa topic po ng ating DE Bar seminar series. Huwag pong kalimutan na fill out on yung feedback form so you will see the link sa ating pong comment section for you to receive the certificate. So dito po nagtatapos ng ating seminar para sa buwan ng Abril. Maraming salamat po. Patuloy po ninyong subaybayan. Hindi lamang ang DE Bar seminar series, bagkos yung iba't iba pang mga knowledge products, ano, mga activities po kung saan pwede po kayong matuto, mga information po tayong mapupulot para patuloy po natin matulungan ang agricultural sector ng ating bansa. So this has been your host, Jello. Maraming salamat and may we all have a blessed day ahead. Thank you so much, Doc Laverne. Thank you to all our viewers and partners.